Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Worldwide, as musician, to the power of God, through Divine Healing Association Incorporated, to be led by Supreme President and Founder, Honorable Manuelito C. Ampo. Upang suma sa akin ang lahat ng kapayapaan mula ko sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Dalangin po namin ay Ama, Anak at Santo na buhay po ni kami sa lahat ng aming kasalanan. Upalimutan lang din ang kagalingan ng karamdaman sa mga kitang espirituhal na gamutan. Dalangin po namin Ama, Anak at Santo ang mga hindaan at kulangan ng bawat isa na sa inyo ang pagdadagdag ang lahat ng bagay upang magpuruan ang lahat ng aming kulangan upang magkumplito sa magkita ng puro ng Espiritu Santo. Ito ang dalangin ng Lord, mga at walumumpay. Dito ng Jesus Christ, O Diyos, ako sa langit. Espiritu Santo, magkakangyarihan sa lahat na lumalang ng bagay. Amen. Ito ang Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At ngayon, hanggit po natin ang awitin ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa mga awitin ibigay sa atin o tinuturo sa atin. Awitin po natin ang O Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng bagay.
Diyos amang lumikha sa lahat ng bagay. Oh,
Thank you.
din ng Espiritu Santo pang mapagaling sa nakasigit at karamdaman. Oh,
muli na nagpupuri ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Yung sinabi niya na ipinagkaloob ang kanyang puntong anak, ang sinong sumasimula niya ay hindi mapapahama bagkos magandang buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Oh,
ipapuli ang salita ng Diyos na pamamagitan ng ating si Kristo na ang sabi ni Kristo na ang lahat ng nanalig sa akin ay magagawa sa lahat ng ginagawa ko at higit pa dito sa mga tayo pupunta nasama. John chapter 14 verse 12, Verily, verily, I say unto you, and he that believe on me, the work that I do, I shall do also, and greater work than this shall be done, because I go unto my Father. Father,
Salamat sa inyong mga salita. Agarin po ang salita po ng ating Jesucristo na sabi ni Jesus Christ na ang Espiritu sa buhat sa ama, ang siya patnubay magpakailanman sa inyo. Ito'y binasulat sa John chapter 13 verse 16. Ang sabi niya, patangong po the which the Holy Ghost whom the Father will serve in my name and he shall teach you all things and bring all things to your new breast whatsoever I have seen unto you. By knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love and tender words of truth, by the power of God, by the armors of the righteousness on the Lord, in the right hand and on the Lord. Oh,
kanyang salita ay makapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng salita ay tumatagos makin sa ating hinahihiwalayan ng ating kaluluwa. Hebrews chapter 4 verse 12. For the words of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to and dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and of the discerning of the truth and intents of the heart. Thank you.
first commandment of God, Jesus Christ. Ito yung nakasulat sa Matthew chapter 22, verse 37 up to 40. And Jesus said, love the Lord God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. And this is the first and great commandment. And the second is like unto it, love your neighbor as yourself. And those commandments have all the law of the prophets. They love your enemies, bless them to push you, to give to them to hit you, and pray for them to respect to use you. Matthew chapter 24, verse 34. Thank you.